So what's up sa inyo mga ka-CJNX? Welcome back ulit kay CJNX Channel. At ngayong araw na ito, magpapakain tayo ng mga scorpion na binigay sa atin ng ating tropa na si Alex Emen. At yun pala no, naka-voiceover lang tayo kung hindi nyo mapapansin. Voiceover lang itong gamit natin ngayon. Yes, voiceover lang to. At dahil maingay ng araw na yan, kaya umpisa na natin. Let's go! What's up sa inyo mga ka-CJNYEGS? Ito yung pinakauna natin papakainin na yung ating Hotentota Gentili. So, Hotentota Gentili ay matatagpuan sa bansang Africa. At lahi siya ng mga Hotentota jeans. At yon, isa siya sa mga fat-tailed scorpion kasi lumalaki talaga sila. Malaki talaga yung mga buntot nila lalo pag nasa 6-eye to 7-eye na sila. So, yan o, isang nymphs. Yun o, nakita niyo sting action. Angos eh, no? At yun, yung mga Hotentota jeans ay ang level ng venom nila, sinerch ko, walang lumabas. Pero ang nakalagay, don't handle. Yun yung pinaka-unang-unang nakalagay din. Tapos, ang mga pwedeng mangyari sa'yo pag na-sting ka na ito ay kidney failure, heart failure, ano pa ba? Pananakit ng ulo, yun, mga ganon. At kaya wag nyo i-handle to. At yun bala, hindi ito kusan nanganganak kasi di porkat Hotentota kusan nanganganak. No, kailangan niya ng pair para magkaroon siya ng scorplings. Yun, yun lang. Kasi wala siya masyadong info sa Google. Kaya di ko rin masabi kung ano ba yung mga information nito. So yun yung ating next scorpion naman ay ang Farabotus velosus. Isa to sa mga fat-tailed scorpion din. At tinatawag silang the black hairy trick-tailed scorpion. Ang Farabotus velosus ay matatagpuan sa Southern Africa at kalahi nila yung mga Farabotus pitrans yan. At ano ba level ng venom na ito? Di ko rin na-search eh, pero kung yung pitrans level 4 yung venom niya, I think yung venom level na ito ay nasa mga 4 din. So huwag na rin natin silang tangkang hawakan. At ang maganda sa scorpion na ito, napanood ko kay Tara Scorp, hinahabol nila yung mga prey nila. Pero dyan, kasi nabigay ko kasi dyan patay na yung prey, medyo patay. Kaya ganyan yung kinalabasan. Pero sa susunod na feeding video, gusto ko yung habulin niya. At yun lang, yung masasabi ko sa Farabotus velosus natin, napakaganda nila. At bibigyan ko kayo ng mga closer video nila mamaya. So, next scorpion tayo. So, yung mga CJNYEGS, ito naman ang ating Altrica na 6-eye. At kung makikita nyo, maliit lang sila kasi dwarf scorpion lang sila ang mga Altrica. At kusa silang nanganganak. Ayan, try na. Wait lang. Tignan muna natin yung feeding clip niya. Ang ganda to eh. Ayun o. Sana mag-drop na rin to soon. Yun o. Yun o. Pak, pak. Sting action. So yan, ang mga Altrica ay parte no genetic. Ibig sabihin, kusa silang nanganganak na mga scorpion. At di sila lumalaki ng todo. At manganganak sila to 6 instar to 7 instar. Doon sila nagpa-pop. Yun. At hindi sila ano ah, hindi sila desert scorpion mga CJNYEGS. Kanya lang din talaga sila lumaki at fast grower tong mga Altrica. Kaya kung bibili kayo yung maliit na kasi hindi kayo magsisisi, mabilis silang lumaki. Next scorpion tayo mga CJNYEGS. Ito naman ang ating H. June or ang Rophalorus janseus. Hindi ako nagkakamali, correct me if I wrong mga CJNYEGS. At ito ay isang male. At mayroon tayong female nito at i-breed natin sila soon. Abangan nyo yung video na yon ng breeding project natin ng mga H-June. At itong mga scorpion na to ay pwedeng communal. Dwarf ba sila? Dwarf scorpion din sila. At yun, mga hoodbark scorpion to. Hindi sila mga desert type scorpion. Matatagpuan nyo sila sa mga kahoy-kahoy. No? At native sila sa Dominican Republic. Yun, sana nakatulong yung information ko na yan. At mamaya papakita ko sa inyo yung female. Ayaw niya kumain, no? Pero ang gaganda ng mga H-June. Next, ano tayo? Next scorpion. Ito naman ang ating Hotentota. So, yung kanina, Hotentota Gentili. Ito naman yung Hotentota. O mas kilalang, ay, mas tinatawag na Alligator Vax Scorpion. At ito yung mga
Scorpio na katulad ng L3 na nakusin ng nanganak. At ito yung tinatawag dito na tawag dito. Isa sa pinaka common scorpion sa hobby. Kasi napakarami talagang merong hotentota na nag-aalaga sa hobby natin. Kasi nga bukod sa nanganganak sila ng kusa na, pero matagal din naman yung growth rate nila. Pero ayun ko, napakarami. Ay, instinct action, no? So yung level ng venom na ito ay level 3. Pero kahit na level 3 yung venom niya, ay meron pa rin sintomas yun. Pananakit ng ulo, nagnat, mga ganyan. Nesting na ako ng hotentota isang beses. What? Nung i-rehouse ko siya, tapos nasagi ng kapatid ko papunta sa kamay ko. So nag-sting siya. Bali, tumagal sa akin yung sting niya ng 30 minutes. Ano pa lang yun? Level... ay... 3 instar na ano na hotentota, hotentota. So tumagal ng 30 minutes at medyo nakakakaba yun kasi na-sting ka ng scorpion eh, tapos may level 3 venom, kaya medyo yung puso ko noon heartbeat tibok-tibok talaga. Kaya kahit na level 3 lang to mga CGNX, wag na wag nyo susubukan na i-handle yung mga hotentota. Kasi yung iba kasi nakikita ko ina-handle nila to sa mga group, no? Huwag niyong gagayain yun. Siguro kung i-handle nyo man, handle at your own risk. Pero, huwag niyo pa rin i-handle. Kasi, baka mamaya, mahina immune system nyo. Eh, madali kayo. next scorpion. At itong next scorpion natin ay ang Parvotus. Trends. Ano? Basta P-trans. Yan ang P-trans natin na female. P-trans female. At grabid na yan, mga niyags. Abangan nyo yung pagiging scorpling niyan ay mapupunta sa ating mga tropa pits. So, di yung kakain eh. Grabe na yung ano niya eh. Abdomen niya, yung chan niya eh. Diba, tamang hukay siya. So, yung mga scorpion talaga, nag-hukay yan. Ayaw niya talaga kumain eh. Ilang beses ko na nalaglagan, pero ayaw niya. Kaya, next na ano tayo. Next scorpion. Ito mga CGNX, P-trans din to. Pero ito yung akin, 5x na P-trans. Yung kanina kasi, P-male yun. Ano naman yun, tag dito? Gravid na kasi yun eh. Ayun na made na ito. Ito malupit tong P-trans ko na to. Ayun o, tingnan nyo ah. Ayun o, nag-rub nyo agad o. Ayun o, sting niya yan. Pak! Ayun o, inahanapan niya pa ng ano. So, tinry ko yung sting na ito. Tinry ko yung sting niya kung gaano ba katagal ma-paralyze yung isang prey, no, ng P-trans. So nagbigay ako ng super worms, tapos pininject ko lang yung ano niya, yung venom niya doon, tapos tinanggal ko, inila ko. Then yung super worms tumagal ng mga 15 seconds bago siya mismo siyang ma-paralyze ng todo. Nasa 15 seconds binilangan ko eh. So yung venom nila sa mga insect eh matindi rin, pero yung iba mas may matindi pa dito talaga sa P-trans. So next tayo. Ito naman yung ating P-trans din, pero ito naman male. Yan, male P-trans yan. Kung mapapansin nyo, sa female tsaka sa male, ang male na P-trans is yung pangsipit niya, medyo, ano, may parang bilog, malaki. Pero sa female, manipis yung pangsipit niya at medyo mas maliit sila, may kaliitan sila sa female. Pero kung di nyo, ano, doon mo talaga makikita sa pincer nila. Ay no, medyo bilog na bilog. Di rin kumain. Kaya next scorpion ulit tayo mga CGNX. So yung mga CGNX, itong next scorpion natin ay ang Longimanus, or mas kilalang Asian Forest Scorpion. Itong akin, ano na to, 6 eye waiting to drop. At ngayong anong araw na to, medyo mukhang grabid siya na 6 eye. Tira rin natin kung kakain. So ito yung last video natin na nirehouse ko. Nagyan ko ng false bottom at bioactive yung include na yan kasi tag dito may springtails tapos mga isopods yan. Yun pala mga CGNX, kasi sabi ko doon nalagyan ko ng halaman para maging bioactive. Pero ang totoo niyan, ang enclosure nagiging bioactive pero pag meron ng mga tag dito springtails at isopods, kasi andun na yun circulation ng ano nila, ng environment nila sa ano. Ewan ko, nakalimutan ko yung tawag. Basta yun, pag bioactive na, kailangan may isopods at springtails, yun, magiging bioactive na enclosure kahit walang mga halaman mga CGNX. So yan, ang ating Longimanus, napakaganda niya at waiting to drop. At di tayo mag-out nito kasi kukommunal ko sila, kasi yun talagang yung gusto ko sa Longimanus, no? Pwede silang communal. Kaya next scorpion na tayo mga CGNX.
Ang next Scorpio natin ay isang Gentili na naman. Ayan, ang Gentili female to. Ito yung female, yung kanina male yun. So kung makikita niya, tingnan niyo, malupit to eh. So nasabi ko naman i-impo na ito, panoodin na lang natin itong takedown niya. Pakangas ang takedown niya ito, tingnan niyo. Wrestling. Pag, pag. Ayan isa. Pero meron pa yan, naglapag pa ako isa dyan eh. Tingnan niyo, inisting niyo. Bang! Solid din oh. Ang ganda ng mga Gentili, lalo pag lumaki men. Parang longi manos na ano, na pinataas yung venom, tapos pinaganda yung pincer kasi may kulay. You know? Ayun, tingnan niya. Lalagyan natin ng mealworms. Mealworm. Pak! Injection na niya po. Ugg! Sige! Pak! Buhay pa rin eh. Ugg! Na-wrestling siya eh. Ano yung last time rin, you know, grabe rin pala itong mga Gentili, aggressive eh. Try ko lang yun mga CGX, try natin kung ano. Hindi ko kasi masyado kabisado ito eh. Ano ko hindi niya napapansin yun. Wala na, tumakbo na. Next Scorpio na tayo mga CGX kasi humahaba yung video. Ito naman yung ating H-June mga CGX, kaso mukhang hindi ko na ito papakainin kasi tag dito. Grabe, ano ito eh, pre-molt. At ngayon nag-molt na siya. Yung video na to, pre-molt siya, pero ngayon nag-molt na siya. Kaya hindi siya kumain dyan. At malapit na talaga yung pairing natin. Abangan na abangan yung pairing natin ng H-June. Sana mag-success yun. At ito na rin yung last video natin. At tinry natin. Yun nga, Hoodbark Scorpion sila. Kung makikita niyo, iba yung kulay ng male sa female. Pero parehas lang yung pattern. Pero mas maganda talaga yung female kasi makikita niyo yung pagka-orange ng Scorpion na to. Ayun o. So yung next video natin dito ay montage na. Kaya enjoy lang. Let's go! Hey tol, mukhang in love na naman tropa natin ah. Oo nga tol eh, kanina pa yun eh. Dito pa yan pre. Ah, baka yung chicks kanina pre. Oo tol eh, tinamaan ako tol. O sige, paano mo sisimulan yan tol? Di ko nga alam eh, tulungan nyo ako tol, game? Game! Sige, umpisaan ko na. Di mo ako masisisi kung ako'y nabighan ni sa iyong kagandahan. O pinipili, pwede pang malaman ang iyong pangalan at nahawakan ng iyong palad. Sana nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo, please like naman. At mag-iwan na rin kayo ng comment sa baba. At subscribe mo na. Yeah, subscribe mo and click mo na yung notification bell para updated sa mga videos susunod. You know, hanggang sa muli mga CGNX. Ako nga pala si CGNX. Nagpapaalala, stay wild, stay brave. And support local, support all local vloggers. Support CGNX. Hanggang sa muli. Bye. So napakarami nating CJ Nyex comment of the day at dahil napili ko kayo, yan, mga vlogger din ata yan. Check nyo na lang din yung mga name nila sa YouTube kung vlogger ba talaga sila at yan o. Sana naman supportahan nyo sila kung vlogger sila. At yan, si Wukong TV pala, kasama ko sa EXO Page Community, supportahan nyo yung channel niya, check nyo. Yan, salamat sa inyo mga lots. Sana walang sawang suporta ang ibigay nyo kasi malapit na tayo mag 1K. Tara ng tuloy invasion, ito yung mga laging nanonood sa The Byte Exotic. Shoutout sa inyo mga lods. Hanggang sa muli. This is CJ Nyex. Stay wild, stay brave. Hanggang sa muli. Let's go. Bye-bye!